Madalas bang mangitim ang iyong kadena at ang iyong cogs? At syempre, madalas din kayong gumastos sa pagbili ng degreaser. Sa video na ito mga idol, tuturuan ko kayo paano gumawa ng budget meal degreaser. At ipapakita ko na rin sa inyo mga idol kung gaano nga ba ka-epektibo ang DIY degreaser na ito. Mga kakailanganin natin mga idol sa paggawa ng DIY degreaser. Una, kahit anong klase ng dishwashing liquid yung sa akin lang kasi mga idol is Joy yung available sa bahay. And then baking soda. For sure hindi ito readily available sa mga ibang bahay. Bili na lang siguro kayo sa mga groceries. Mura lang naman siya, mga nasa 46 pesos lang. Ayan mga idol kung nakikita nyo yung price. And then suka. Mas suggest ko kung dato puti o kaya ayan silver swan mga idol kasi mas matapang yung mga ganung suka. Tapos syempre mga idol tubig. Kasi dito mo tatansyahin kung gaano karami yung gusto mong degreaser na gagawin. Nasa inyo mga idol kung gusto nyong gumamit ng spray bottle o lagay nyo na lang mismo sa tabot. So start na mga idol, inuna ko nang ilagay yung baking soda. Tinatansya ko na lang kung gaano karami. Nasa inyo pa rin naman kasi yan mga idol kung gaano karami yung gusto nyong gawin na degreaser. Tapos suka. Tapos yung dishwashing liquid mga idol, lagay na rin natin. Tapos panghuli yung tubig. Dito nyo natatansyain kung gaano karami yung gusto nyong gawin. Tsaka tansyain nyo na rin syempre depende dun sa mga nilagay nyong ingredients kung gaano karami. Then katapos mga idol syempre kailangan nating haluin. Tapos tatransfer na natin siya sa spray bottle. Nasa inyo pa rin naman kung gusto nyong gumamit nito. Ako kasi mas gusto ko lang gumagamit nito para ma-spray ko mabuti yung cogs tsaka yung kadena. So ito na mga idol, papakita ko na sa inyo kung gano'n siya ka-effective. So ayan mga idol, ini-spray ko na yung madumi kong kadena. Bale, binaklas ko na lang siya sa bike kasi naka-missing link naman. Hindi naman siya ganun kahirap tanggalin. So ayan mga idol, nalagyan na natin siya ng DIY degreaser. Bale, parang winawashing ko na lang siya mga idol para syempre mas mabilis matanggal yung mga maitim na langis sa loob ng kadena, sa mga singit-singit ng kadena. So tapos na tayo sa kadena, bali hinayaan ko na siya nakababad. Ngayon inispray naman natin yung cogs natin. Tignan nyo na lang yung itsura mga idol. Hindi pa kasi ganun kadumi yan eh, pero may mga nangitim na rin siya na oil. Ayun mga idol, katapos nating ispray, syempre kailangan natin linisin yan tsaka punasan. So, tignan nyo na lang mga idol paano ko siya linisin. Tsaka, tignan nyo yung resulta mamaya kung gaano kahintab yan. Compare nyo ngayon dyan sa nakikita nyo na yan. Dun sa ipapakita ko mamaya sa inyo na result. Ito na yung resulta. Tignan nyo naman gaano kakinis. Para ka rin gumamit ng WD-40 o kaya yung mga mamahaling degreaser. Tignan nyo mga idol, kumpara nyo yung ginagamit nyo ngayon tsaka sa ginamit ko. Tignan nyo yung resulta, parang parehas lang, di ba mga idol? So kung nagtitipid kayo mga idol tsaka kung namamahalan kayo at kung madalas kayong maglinis ng kadena nyo tsaka cogs, try nyo na rin gumawa nito mga idol, sobrang tipid lang. Ayun lang mga idol, maraming salamat. Bye bye.